Hello Virgo, welcome to Unicorn Princess Tarot. So this is my reading for Virgo, September 13 to 20, 2020. So kanina, before ko start yung video, inayos ko na po yung ating cards. So yung sa may right side, yun yung energy nyo. And then yung sa left side naman, yun yung energy ng person nyo. So, start na natin. At the bottom of the deck, the High Priestess. So, ngayon, iniisip mo, bahala na. Parang iniisip mo, sige, whatever. Kung magiging kami, magiging kami. Kung ganito mangyari, ganito mangyayari. Hindi mo na iniisip, hindi ka na masyado nagpapa-apekto sa mga bagay-bagay ngayon. Hindi ka na masyado nagpapa-apekto. Parang ganyan. Ang nakikita mo ngayon, basta masaya ka na sa buhay mo. Parang ganun. Parang okay ka na. Kung hindi magiging kayo, okay lang. Masakit, pero okay lang. Parang ganun. Hindi ka na masyadong apektado. So ngayon, nakikita ko yung person na lumalabas siya sa panaginip mo. Clarify lang natin with the moon. Ayan. Nakikita ko yung person mo lumalabas siya sa panaginip mo. By the way, ito pala. Ang energy mo ay ang 10 of Cups. You feel complete. Parang, ayun nga, hindi ka na kasi masyado nagpapa-apekto sa issue. Hindi ka na masyado nagpapa-apekto. So, parang masaya ka na sa buhay mo, sa pamilya mo, parang ganun. Kung nasan ka ngayon, okay ka na. So, with the moon, nakikita ko, lumalabas yung person mo sa panaginip mo. Okay. Lumalabas siya sa panaginip mo. Clarify lang natin. Wait lang. Ayun. Oh, clarified with the Five of Wands. Although lumalabas siya sa panaginip mo, hindi mo na siya parang, sa isip mo, hindi na siya hard to reach eh. Hindi na siya mahirap abutin. Alam mo bakit? Kasi hindi ka na nagpapa-apekto eh. Oh, go with the flow ka na lang. Wala ka nang pakialam kahit malayong siya. Kasi may connection naman kayo. I see connection here. May connection kayo ng tao mo. Ng person mo. At hindi ka na masyado nagpapa-apekto kung sa kung ano man yun. Kung hindi kayo together ngayon. With the High Priest. Wait lang ah. Okay, I'm back. So with the Priest in reversed, nakatingin ka ngayon sa realidad. Hindi ka na tumitingin sa panaginip mo or so whatsoever na parang pakaramdam mo eh imposible naman mangyari. Katingin ka na sa realidad. Hindi ka na willing na parang ipaglaban pa. Parang ganun ang nakikita ko. By the way, pwedeng energy mo or energy ng person mo yung nakukuha ko ngayon. Pero ang nakikita ko, hindi ka na lumalaban. Hindi ka na parang kung sa emotion mo, kung may kinalaman nito sa emotion mo, hindi mo na nilalabanan pa kung ano yung nasa puso mo. Kung talagang mahal mo siya, wala ka na magagawa doon. Ayo, parang kung dati iyak ka ng iyak, lagi ka mag-isa, lagi mo iniisip, bakit hindi kami ganito ganyan, maraming nasayang, may parang nanghihinayang ka sa mga bagay-bagay, ang dami mong inaksaya, parang ganun. Ngayon hindi na, masaya ka na, nakaharap ka nila sa realidad kung ano yung buhay mo ngayon. Pero ang nakikita ko dito sa Two of Pentacles in Reverse, alam mo sa sarili mo kung ano yung mga kailangan mo i-give up, tanggalin sa buhay mo para makuha tong taong to. May mga kailangan kang i-give up para makuha mo yung taong to. Alam mo yun. Clarified by the Four of Pentacles.
yung feelings mo ngayon sa taong to, tinatago mo na lang muna. I see, parang ilan sa Virgo natin ngayon hindi pa sinasabi. Hindi sinasabi dito sa taong to yung nararamdaman nila. Pero wala nang, I see, parang hindi na siya ganun kasakit. Yung energy na nafe-feel ko sa'yo ngayon, hindi ka na ganun nasasaktan. Nagmo-move on ka na sa emotion mo. Hindi ka na yung, paano ba explain to? Para kasing nasasaktan ka na hindi naman kayo. Parang wala namang, parang ang nafe-feel ko dito, wala ka namang karapatang masaktan. Alam mo naman yun. Na wala kang karapatang masaktan. So yung pagmamahal mo, na doon na lang, tinanggap mo na lang. Ngayon, nakaharap ka ngayon sa realidad. Yun ang nakikita ko dito. With the Ten of Wands in reverse, nagmo-move on ka na. Ito, parang pwedeng hindi ito sa lahat ng work, lahat ng general reading po kasi ito eh. So, baka advice ko lang, pwedeng hindi ikaw or other Virgo yung na-read ko ngayon. So, kung ano lang yung mag-gets mo dito or mag-resonate sa'yo, yun na lang po. Okay? So, nakikita ko dito, nagmo-move forward ka na, nagmo-move on ka na. Hindi naman kayo naging kayo ng taong to. Or kung naging kayo, nagmo-move on ka na. Pero ang nakikita ko dito, hindi naging kayo or hindi pwedeng maging kayo. At nagmo-move on ka na dahil doon. Alam mo ba, hindi naging kayo, clarified by the judgment. Kasi, judgment in reverse. Ayaw mo mag-desisyon. Ikaw naman pala ang may hawak ng desisyon. Katulad nitong sinabi dito kanina sa Two of Pentacles in reverse, alam mo yung mga kailangan mong i-give up. Alam mo yung mga kailangan mong kunin, mga kailangan mong gawing desisyon, pero hindi mo ginagawa. Ang pinili mo ay ang itago na lang ang nararamdaman mo. Kung ano man yung desisyon na kailangan mong gawin, hindi mo ginagawa. Kaya ang ending, nagmo-move on ka na lang. Nakaharap ka na lang ngayon sa realidad. Yun ang nakikita ko. As long na hindi ka nasasaktan, di ba? Oh, at the bottom of the deck, the Lovers in reverse, hindi nangyayari tong relasyon na to. Actually, ikaw ang may kasalanan. Yun ang nakikita ko dito, ah. Either ikaw or yung tao mo. Basta, ikaw may kasalanan, ba't hindi na to? Kasi hindi ginagawa yung decision na yun. May nakikita ko dito nagsiselos with the Eight of Wands in reverse. Clarified natin. I see jealousy, pagtatalo, lack of harmony, parang ganun. The Hierophant, wala ka nang pakialam talaga, yun ang nakikita ko. Pero masaya ka. Although wala kang pakialam, masaya ka. Oo, maraming nasasayang. Either opportunity, or basta parang okay, parang ganun. Ang hirap i-explain, guys, pero parang nakikita ko dito, kung anong mangyari, hindi ka na maggagawa pa ng action. Parang kung ikaw ay dati naghahabol, kung dati chat ka ng chat sa kanya, text ka ng text sa kanya, ngayon okay, I'm happy, I've already moved on. Parang ano nakikita ko? Kung magpaparamdam ka, magpaparamdam ka. Ganon, magchat-chat ako sa'yo. Kung hindi ka mag-reply, okay lang. Parang ganon. Nakafocus ka ngayon sa mga ideas mo, sa mga bagong nasa isip mo ngayon. Doon ka nakafocus. Pwedeng na-open yung psychic ability mo or yung intuition mo, yung pakiramdam mo. Medyo lumalakas. Oo. Talagang wala ka na talagang pakialam ngayon. Ang nakikita ko ngayon, hindi ka na willing na magbigay pa ng ang tawag dito. Kung dati kasi parang inasayang mo yung oras mo sa kanya eh. Kung hindi man sa kanya sa pag-iisip
Sinasayang may oras mo dati sa pag-iisip. Ngayon, hindi. Moving on ka. Hanggahanap ka ng mga bagay ngayon na nakapagpasaya sa'yo. Ganon. Yun ang nakikita ko. Tsaka fully aware ka na talaga kung ano yung mga kailangan mo i-give up para makasama siya. Pero sa ngayon, ang pinipili mo yung sarili mo, pinipili mo kung ano yung present. Parang, kung dati kasi isip ka ng isip sa future, o paano ganito, ganyan, ano mangyayari. Pero ngayon, nakatingin ka na lang sa, okay, nandito ako ngayon, masaya ako ngayon, or kung hindi naman sobrang saya, kontento ako ngayon. Yan ang nakikita ko sa'yo. Sa ngayon, nakikita ko medyo nagiging selfish ka. I-clarify lang natin Four of Pentacles. Wait, wala, hindi ko to kukunin. Clarify lang natin with the Four of Pentacles. Saan ka nagiging selfish? Nagiging selfish ka sa pamilya mo. Nagiging selfish ka sa pamilya mo. Ayan lang. Sorry to say, Virgo. Masaya ka pero medyo naging selfish ka sa pamilya ko ngayon. Parang concentrated ka kung saan ka happy ngayon. And although masaya ka sa pamilya mo, siguro may konti na lang yung time na nabibigay mo sa kanila ngayon. Yan ang nakikita ko. So, advice. Alam nyo na. Bigyan mo muna ng time yung family mo. Punta naman tayo sa Nine of Wands pala ito. Sorry. Nalilito na ako. Nine of Wands and Queen of Cups. Nakikita ko dito sa Nine of Wands, meron kang kinakasama ngayon, or boyfriend ngayon, or karelasyon ngayon, asawa, ganyan. Pero, kung hindi man someone na may mutual feeling ka, tapos nagkakamabutihan kayo, parang ganun. Kung hindi asawa ha, or kung hindi boyfriend, kung mag-isa ka lang ngayon, kung single ka lang ngayon. Pero nakikita ko dito kasi parang boyfriend or asawa. Pero hindi full yung commitment mo sa kanya. Hindi ka fully committed. Meron kang iniisip na tao. Itong taong to, ino-offeran, either your friend, kaibigan mo, na gustong mag-offer sa'yo ng deeper commitment, kaya hindi ka committed sa kung sino man yung karelasyon mo ngayon. Kaya hindi buo yung commitment mo sa kanya dahil dito sa taong to. Oo. Yun ang nakikita ko dito. The Hangman in reverse. So talagang hindi nga lang may offer to kasi meron ka pang karelasyon. Parang nakikita ko dito may taong gustong mag-offer sa'yo ng commitment pero hindi niya magawa kasi ikaw ay nakatali. Ikaw ay may asawa. Ikaw ay may karelasyon. At hindi mo pinipili yung offer niya. Parang ganun. Or hindi pwedeng mangyari yung offer niya. Kasi yung pinipili, di ba, kanina, pinipili mo yung sarili mo, sinabi ko. Ayun, pinipili mo yung sarili mo, pinipili mo yung pamilya mo, parang ganun. Yun ang nakikita ko dito. So, punta naman tayo sa energy ni person mo. So, nakikita ko sa energy ng person mo, hindi siya kontento ngayon. Hindi siya kontento. Parang may kinalaman din sa pera. Hindi siya mapakali dahil sa pera niya.
Niisip niya na iniisip yung pera niya ngayon. Tsaka hindi siya kontento. Hindi siya kontento, wala ka. Parang ganon. Pero ready siyang harapin ngayon ang buhay niya. Kung anong buhay niya ngayon. Ready siyang harapin ang buhay niya. Handa siya sa pagbabago. Handa na siya sa pagbabago. Parang ganon na nakikita ko. So, ang nangyayari dito, alam niyang hindi pa pwedeng maging gaya. Hindi pa. Focus siya ngayon sa pera eh. Nag-i-invest siya actually. Nakikita ko, nag-i-invest siya para sa'yo. If this is a long distance relationship, nag-i-invest siya ng pera para makita ka. Basta I see nag-i-invest or nag-iipon siya para sa inyong dalawa. Pero hindi kayo, ha? Hindi kayo magka-relasyon. Wala kayong relasyon. Kasi hindi naman pwede maging kayo. Pero nag-i-invest siya sa'yo. Swerte mo, girl. Swerte mo, girl. Or swerte mo, boy. Dahil yung person mo ay nag-i-invest. Magawa siya ng paraan para magkapera siya. Para makita ka niya. Nakikita ko ngayon, nahihiya ka siya sa'yo. Piling niya, wala siyang, hindi kanya kayang tapatan. Parang ganon. Kung siguro sa finances, mas malaki yung kinikita mo sa kanya. Parang ganon ang pakiramdam. Or nahihiya siya sa'yo. Basta nahihiya siya sa'yo. Kaya ngayon, hindi ka muna niya iniisip masyado. Concentrated siya sa pera niya. Kasi nga, para makita ka. Pero sigurado na siyang ikaw ang gusto niya. No doubt. Ikaw talaga. Pakaramdam niya, natatrap siya. Natatrap siya. Or either ikaw, feeling niya natatrap ka. Or hindi ka pwede makawala. Wala kang freedom. Kaya hindi nangyayari to. With this, because of this third party relationship. With this Three of Pentacles. Pwede ikaw. Hindi ka makawala sa third party. Pakiramdam niya na-stuck ka na dyan. Ganun. Kahit alam niyang mahirap, nahirapan ka, nasaktan ka, hindi mo masyadong mahal yung partner mo ngayon. Parang ganun. Mahal ka pa rin niya. Nandun yung love. So, meron siyang ginagawa ng paulit-ulit eh. Tingnan natin kung ano yung ginagawa niya ng paulit-ulit. With the Seven of Swords in Reverse. Meron siyang paulit-ulit na ginagawa. Okay. Eight of Pentacles. Parang kailangan ko pa ng isa pang clarify. Wala siyang ginawa. Ito yung paulit-ulit niyang ginagawa. Ang isipin ka, tignan ang pictures mo, puntahan ang social media mo, tignan yung mga picture niyo together. Dati pa, kung may mga dati pa kayong picture, yun yung paulit-ulit yung ginagawa. Diba? Pakaramdam niya karma to nangyayari. Pakaramdam niya karma to sa kanya eh. Ayan o. Sabi niya siguro, karma to. Kung bakit wala itong babae or lalaking to sa buhay ko. Ba't hindi ko siya makuha? Kung bakit may third party? Oo. Masakit sa ulo. So, punta na tayo sa dito nga. Masakit sa ulo yung pag-iisip kung bakit hindi kayo. Hindi ko na to i-clarify kasi obviously, this is karma already. Karma na hindi kayo. Either ikaw ang kinakarma o siya. Pero pakiramdam niya, siya ang kinakarma kung bakit walang kayo. Masakit na ulo niya kakaisip kung bakit walang kayo. With the lovers, Five of Swords in Reverse and the lovers. Masakit isipin
Minsan na-o-obsess, walang stability, parang nangyayari sa inyo, hanggang dito lang tayo, hindi pa tayo pwedeng maging stable, hindi pa tayo pwedeng magkaroon ng commitment kasi hindi ka pa umaalis sa third party situation, parang ganun. Parang napapansin ko sa mga reading ko sa Virgo, lagi may third party. So, parang same Virgo lang din yung, same group of Virgo lang yung nakukuha na energy. Queen of Wands in reverse. Aray ko. Wait lang, guys. Okay. So, Queen of Wands in reverse. Parang may, teka lang, isa pang clarification. Oo, iniisip niya. So, pwedeng ikaw ang may anak. Kung sino yung nasa third party. Kung sino yung may karelasyon ngayon. Either ikaw o siya. Iniisip niya na may pan... Ayaw mong tumakbo sa responsibilidad mo. Nakikita ko parang siya yung nag-iisip na ikaw kasi may anak ka. Ayaw mong takbuhan yung responsibilidad mo. Hinahawakan mo kung ano yung meron ka ngayon, buhay mo ngayon. Which is true naman, di ba? Hindi mo siya pinipili. Parang ganun ang pakiramdam niya. Oo. Kasi with this Two of Swords, decision to, pero hindi ka makagawa ng decision mo. Parang ganun ang nasa isip niya. Pwedeng iniisip niya, hindi ka makapili or hindi mo siya pinipili. Medyo nagiging negative ang pag-uisip niya ngayon. Or kaya, deeper level of commitment. Ang ibig sabihin ng Two of Swords. Clarified the King, by the King of Wands. Isa pa. Guys, hindi ka, yun, okay, confirm. Ang nasa isip niya, hindi ka makapili. Yun lang, hindi pa naman niya iniisip masyado na hindi mo siya pinipili. Pero nasa isip niya, hindi ka makapili. Hindi ka makapili sa dalawa. Ikaw, hindi ka na masyado nasasaktan siya, nasasaktan pa rin siya. Or kung hindi naman masyadong masakit, parang nag-iisip pa rin siya. Nakikita ko dito. Pero ikaw, kahit hindi ka na masyadong nasasaktan, naka-hold on ka sa relasyon nyo. Parang, relasyon nyo bilang connection nyo, parang ganun. Nakahawak ka pa rin sa connection nyo. Hindi mo pa rin siya iniiwanan, hindi mo pa rin siya binibitawan. Hindi mo pa rin siya binablock sa social media. Parang ganun. Wait lang, guys. So, punta na tayo dito sa outcome. Ito yung outcome. Nasa ibaba. So, nakikita ko dito, pareho kayo ng goal sa buhay. At pareho nyo naman ma-achieve yun. Unti-unti lang. Kung ano man yung goal nyo. Kung ano man yung nasa isip nyo ngayon. Pareho kayo ng iniisip na goal. Whether may kinalaman sa pera. Pareho kayo ng... Or sa pag-improve ng sarili. Or pag-travel around the world. Parang, kung gusto nyo makarating sa ibang bansa, maging OFW, makapag-trabaho doon. Pareho kayo. Pareho kayo ng goal sa buhay. At ma-re-receive nyo naman yun. Kasi halos pareho ang energy nyo. Actually, pareho talaga. Nakikita kong energy dito. So, kung ano yung pinapangarap nyo, congratulations. Yun nga lang. Yun nga. With the Two of Swords, kailangan mo pa rin mamili. Para ma-achieve yung dalawang yun, kailangan mo pa rin mamili. Kasi pwede pang mabago yung kapalaran mo. Depende sa kung sino ang pipiliin mo. Sa ngayon kasi, eto ang nakikita ko, wala kang pinipili. So, ang kakalabasan niya, kung ano man yung goal yung dalawa, kung pareho kayo nang iniisip, sa ngayon makukuha mo siya. Pero kailangan mo mamili.
Medyo magulo yung reading mo, Virgo, ngayon. Kasi hindi ka namimili, indecisive ka. Ito with the Hermit in reverse, kailangan mo ng pagbabago. Kailangan ng pagbabago. Ikaw or siya. Kailangan may magbago. Para maging masaya kayong dalawa. Pwede ko, i-ask ko lang. Ano ba yung pagbabagong yun? Temperance. Meron dito. Kailangan nyo maghintay para mangyari to. Pareho kayo, kailangan nyo maghintay. Kailangan may mamili at kailangan may maghintay. Siguro siya yung naghihintay, no? Tignan, try natin i-ask. Ano to? Okay. Hintayin mo lang, gigising na siya. Awakening. So, mga nakakaalam ng twin flame or soulmate, unti-unti na siyang nagigising. Hintayin mo lang, gigising na siya. Mamaya-maya lang malalaman niya na ikaw talagang soulmate niya na wala makakapatay sa'yo. Na ikaw ang meant to be niyang tao. Hinahanap niya lang ngayon muna ang sarili niya. With the Six of Swords in, Six of Wands in reverse. Hinahanap niya lang muna ang sarili niya. Hintayin mo lang. Malapit na siya magising. Kasi ikaw ang nakikita ko dito, gising na gising ka ni. Alam mo na, na siya talaga gusto mo, na ano, siya malapit na siya magising, hintayin mo lang. Knight of Wands. Etong taong to na malayo na to, na ang person mo, nakikita ko kasi malayo siya, in distance. And, with the Three of Wands, alam niya na third party relationship po to. Kaya hindi niya may i-offer kung ano yung gusto niyang i-offer. May gusto siyang i-offer sa'yo, yun nga, yung either love, pwedeng love. Nakikita ko dito love, commitment. Pero, third party kasi. May kinalaman din sa pera. Yung gusto niyang i-offer. Material na bagay. Marami siyang gustong ibigay. Hindi niya may bigay. Pwedeng gift. Nakikita niya kasi sa'yo, kompleto ka na eh. Gusto niya mapunta sa mundo mo. Parang ganun. Gusto kong pumunta sa'yo. Gusto ko yung mundo mo na ginagalawan mo ngayon. Masaya ka. Parang ganun. Gusto ko yung pamilya mo. Sana ako na lang yung partner mo ngayon. Kasama ng pamilyang yan. Yun yung mga gusto niya sabihin. So, Ten of Swords means effort. Para mangyari tong relasyon na to, kailangan may gumawa ng effort. With the Ace of Wands, nakikita kong siya ang gagawa ng effort. Ang kailangan gumawa ng effort. Clarify lang natin ulit. Spirit guys, please. Ano yung effort na yun? Siya. Kung sino yung single, siya yung kailangan gumawa ng effort with the Hermit. This is a single person. Kung sino yung hindi pamilyado, siya ang kailangan gumawa ng effort. Okay. So, yun guys. May nakalimutan pa ba ako dyan? Medyo maganda itong reading na ito. Kasi, hindi ka na masasaktan dito. Yun yung maganda sa reading na to. Nakikita ko na okay yung feeling mo ngayon. Although, iniisip mo parang medyo may sakit pa rin. Pero, hindi na, hapyaw-hapyaw na lang. Hindi na katulad dati na kahit naliligo ka, kahit anong ginagawa mo, nasasaktan ka. Ngayon, medyo positive ang energy. Napakasaya ng energy. Moving on.
Parang ganun. So, punta na tayo sa advice card mo, guys. Ayusin ko lang tong card. So, kanina, shinuffle ko na itong advice card. Move na tayo sa mga advices sa'yo. First card, physical touch, a tender touch can mean so much. Next card, honesty is essential, speak with love and truth. Next, actions speak loudly, express your love through actions. One last card. Rest and relaxation is essential. So, doesn't mean naman na hindi kayo nakikita. Kung halimbawa, kasi nga long distance. Physical touch, a tender touch can mean so much. Alam mo, konektado kayo sa soul. Soulmate kayo or twin flame kayo. Ang nakikita ko sa reading natin. So, ang nakikita ko dito, alagaan mo yung sarili mo. Also, clarify that rest and relaxation is essential. Card. Kasi ramdam ka niya eh. Pag may sakit siya or may sakit ka, part of you ramdam yon. Konektado kayo through soul. Kaya yung sarili mo, alagaan mo. Magpahinga ka lang. Honesty is essential. Speak with love and truth. Kung gusto mo siyang kamustahin, huwag mong pigilan ang sarili mo. Kahit hindi sabihin na I love you nang literal, kung may sasabihin ka, sabihin mo lang, huwag mo nang pigilan. Okay? Last card is actions speak loudly. Express your love through actions. Actually, makikita naman ang partner mo kung wala na yung love eh. Pinapakita ngayon parang kung sino yung kasama mo ngayon. At love mo pa naman siya. Okay lang din yun. Ipakita mo lang sa kanya kung mahal mo pa siya. Pero kung hindi na, makikita naman sa action mo yun. Yun ang advice dito. Kasi dadating ang araw naman. Dadating yung araw. Gagawa ng effort yung taong nasa isip mo ngayon to have you. Maghintay ka lang. Nagigising na siya. Nagigising na yung taong para sa'yo. Okay, so that's it for now, Virgo. Thank you for watching.